Hey, ma'am. May hapon, ma'am. Ako ting orderan sa emulsion package, ma'am. Yes, ma'am. Ako yung gipadadaan sa money, ma'am. O, then, mukuan lang ko, ma'am, kana pa siya balance na 8,200. Excuse me, ha? Kanang ako, did you go mo bayad full ni mo ani kanang? Kay? Nag-deposit na ko ni mug 9,000. Mm-hmm. Ang package nga nahitabuan na is 18, nga nahimog 19. Kana dapat dili na yung nanang food. Ingon man siya na ko nga, for good for 50 to 60. Ma'am, sala ba din ako kung inyo? Oh, kana, sala ba din ako, ma'am? Kung ang imo ko sa imo mga bisita dako or gamay o kaon basta mo na siya akong package, ma'am. Gusto siya kumaningil nako na ka resibo ano man, ma'am. Ay kwante kas BIR ambi kay ako i-report. Hello, ma'am. Oy, na ako business permit, ma'am. Na ako business permit. Ay mo din ay mo ang style, ma'am. That is why manapakagtaw. That is why. Ha? Oy, dili, ma'am. Dili kailan nako kinsa ko. Ma'am, dili ko akong party gig. Kanire pinakadugyot akong party, I tell you. Ding ano namin tinirmang ka, ma'am. Kahit mo sa recommendation sa kong friend. Unya! Rekomendahan ko, ginani. Unya! Naglagot ko, ipang suta mong tanan ron. Unsa ba? Ipang? For what? For what? Nga nung kitagaan ko, ginani, bayad ka na pa ko 10,000. Unya, do you think that is worth 9,000? Do you think imong food tagpila rin? Lo! Do you think pila imong food? Excuse me. Yeah, ma'am. Pwede, unsa mali? Ha? Kuhan ko siyong naon ron. Sulay eh. Sulay eh. Ako yung tinigap. Yes, you can. This is life. This is life. I don't care. Ma'am, I don't care. Ma'am, Abby. Uy, si Kul Police. This is my package. This is. Pwede ako ni Kwaon. Pwede ako ni Kwaon. Yes, ma'am. Imo ni property. Pero this is not fully paid. Ha? This is not fully paid. Ayaw pag inana. That is why, ingon nana ka nga. Mangita ka resibo. Mao din nagyata ka. Ugisik ka ingon. Kay mao din mong purpose. Ha? Walay. Kamay ra kayo, ma'am. Ka-afford ka? Ma'am, ka-afford ka, ma'am? Ngano nag-maintainer ka, ma'am? Mao din ay mong reason, ma'am. Tungod lang na nag-recommend ako. Okay. Naluoy ko sa recommendation. Ah, just, ma'am. Dili na lang ako problema. Naluoy ka? What you did now? Ha? Usa yung dibuha? What you did to me? Pangyatak ni ma'am. Ha? Nangilad mo. Nangilad mo. Usay nangilad. Usay nangilad. Tanawang yung gihatan ako. Oh my God. Ang nangilad, ma'am. Why naabot? Uy, ginaw ko 5,000. Worth 5,000. My God. Ngan man imong driver nga exchange kay di ko ni mao ang oh, kay dili man imo bayaran. Naan ako ginan i-pull out kay pwede na ko ibayad iuli ang 9,000. Kausapin na po natin si Ma'am Marjorie Abastas. Okay, siya yung caterer at kanyang inreklamo si Maria May Hofileña, yung donya doon. Magandang hapon po, ma'am. Oh, umihingi na malalim si ma'am. Kitang-kita talaga yung kanyang kalooban, mabigat na mabigat. Ma'am. Therapy. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po sa inyo po. Alright, so customer niyo po itong si Maria May Hofileña. Yes po. Ano ho ba yung handaan nila? Hindi po ako sigurado, pero may birthday po. So ma'am, kaano po yung original na usapan? At pang ilan tao po ba yung ihahanda nyo sana? Doon sa 18,800. 18,800. Pang ilan tao po yun? Pang ilang packs? 50 to 60 packs po yun. 50 to 60 packs? With lechon po. Opo. With isang lechon? Yes po. Malaki po yung lechon po, Sir Rafi. So, pumayag po siya initially nung mag-usap kayo? Yes po. Nagbigay kami ng breakdown. Nagbigay kayo ng breakdown kung paano yung dumating sa amount na 18,800, 50 to 60 people? Yes po. Kasi nag-customize po siya ng mga dishes po. And then, nung ma-deliver nyo na po sa araw ng handaan, yung mga pagkain at sisingilin nyo na po yung balance kasi nakapag-down po sila. Magkano po dinaw nila? 9,000. So meron pa dapat 9,800 pa na balance. Nung sisingilin nyo po yung 9,800, ayaw na po magbayad dahil? Opo, maliit lang daw yung package. Hindi po daw satisfied yung 18,000 niya po. Hindi po worth it daw. Ah, hindi po siya kontento. Ano ba yun? Dahil kulang ang pagkain o hindi masarap ang pagkain? Magkaiba kasi po yun. Maliit lang daw po yung package daw, sir. Hindi tumutugma doon sa inaasahan niyang 450 to 60 people, which is 18,800. Para sa kanya, konti. Oh. Parang na-shortchange nyo siya. Opo, oo. Pero aware po siya po, sir, kung magkano po yung nilagay doon sa per dish po. 2 kilos po yun per dishes. Pero doon sa breakdown, sinabi niyo po sa kanya, ma'am, kung magkano yung puhunan niyo
bawat dish? Hindi po, po. Hindi po. Okay. Pero masasarap naman po yung mga pagkain. Ano-ano po halimbawa yung mga pagkain, ma'am? Escabeche po. Escabeche. Chapsoy. Chapsoy. Chicken cordon. Chicken cordon. Beef steak. Beef steak? Beef steak. Wow! Gisadong manok. Woo! Lumpia. Ho! Dami. Pan-i, at saka ato. Ito pa, sweet and sour shrimp? Tama ba? Oh, may shrimp po. Oh, may shrimp. Chicken cordon. Beef steak, sweet and sour shrimp, kinuposan. Ano po itong kinuposan? Yan yung bestseller po namin, Sir Rafi, yung baboy na mataba po. Okay. Kinakupsan po. And then chop soy, apo. Spaghetti, escabeche, yes. Lumpia. Ang dami na. Yes po, sir. Tapos fruits, and then lechon. Yes po. Sampong po tahe. Apo. Salagang 18,800. Yes po. Uh-huh. Okay, at pumayag naman siya. Yes po, pumayag po siya, sir. Now, doon dumating hoot kayo doon, ma'am, nakikita ko nandun pa rin yung mga pagkain. At sisingilin mo na siya o tapos na yung pagkain. Po, sir Rafi, hindi po ako ang nag-deliver po, sir. Yung friend ko po na may service po na sasakyan. Okay. Pero nung nagkaroon po kayo ng diskusyon doon sa lugar, nag-aaway na po kayo, nakakadiskusyon, may mga nakita pa akong pagkain, hindi pa ubos yung pagkain. Kakainin yes pala. Po, yung apat na dishes lang po ang nilagay niya at saka dalawang fruits. Yung apat po, hinanap ko, wala na doon. Sabi nung nag-deliver yung friend ko, nandun daw sa loob sa bahay nila, pinasok daw yung apat na dishes. Pinasok? Yes po. Okay, ito yung nag-deliver. Si Karen Bacaso, kilala niyo po ito? Yan po yung reseller ko po, nakatransak ni Ma'am Maria. Po. Yan po yung nag-deliver? Hindi po, si Ria Simo po yung nag-deliver. Ah, si Ria Simo. Nandun po si Ria nung i-deliver yung pagkain at nandun siya, nasasaksihan niya habang nagkaroon ng pagkasiyahan at kumakain yung mga tao. Bakit niya po nasabing pinasok yung pagkain sa loob? Nasaksihan niya ho ba yun by ng dalawang yes, mata? Yes po, opo. Kasi sila yung kumarga ng mga foods. Pero pagdating po nila doon, wala pa pong bisita, sir. Wala pang bisita, nilatag yung mga pagkain. Opo. Tapos yung dalawang ulam, pinasok, nakita niya po. Opo. Ma'am Karen. Opo, sir. Kayo po yung katransak ni Maria May Hofilenia. Oo. So kayo po yung nakipag-haggle sa kanya tungkol doon sa amount, tungkol sa magiging setup, pang ilang tao. Okay. At napapayag na nga po sa 18,800, 50 to 60 people. Oo, sir. Aware naman po siya noon, sir. Hindi siya nagreklamo, sabi niya, oo. Oo, hindi siya rumiklamo. Pero doon po sa diskusyon, narinig na rin naman natin na sinasabi niya sa video, hindi raw worth it sa 18,800. May mga kulang siguro. Yun nga, yung dalawang ulam doon, wala raw. At sabi nitong si Marjorie, ipinasok daw sa loob ng bahay. At ang nakita ay si Ria Simo. Siya yung nag-deliver ng mga pagkain. Matapos pag-deliver niya, nakita ng dalawang mata niya, yung dalawang ulam, pinasok. Apat po yung pinasok, sir. Apat. Not two, but four. Okay. So, Ma'am Karen. Oo, sir. So, matapos niyong mapaonga sa usapan, itong si Maria May, meron ba kayong pirmahan, kasulatan? Wala, sir. Nagpasend lang ako ng down payment. So, okay lang lahat. Ah, yung sa down payment received na 9,000. Oo, wala naman siyang reklamo. Okay. Personally, kung ako tatanungin, base doon sa 10 potahe, 18,800. Minsan nga kakain family kasama yung mga staff, umabot pa kami ng 20,000 more than pa. Pero sobrang daming pagkain. Ang pinagtataka idol ng netizens, may kasama na pong lechon na malaki. Sa lechon na lang. Ang lechon, sa pagkakalam ko, hindi ko lang banggitin yung pangalan ng hindi naman sponsor. 9,000 yun, pagkakalam ko, yung lechon na large sa Cebu. Meron kaming suki dyan na lechonan. 9,000 yung pag large. Kalahati na agad ang kakainin pag sa lechon pa lang. The idol, small pa lang, 9. Small. Ang extra large nila is 16,600. Okay, kita mo yan. Lechon pa lang yan, sir. Meron tayong bagong lawyer. Siya nga pala, bakit meron tayong bagong lawyer? Kasi po, tatlo po ang mga abogado namin dito kinukonsulta. Si Attorney Garrett Tungol ng Access Party List, Attorney Freddy Villamor, at ngayon si Attorney Sam Ferrer. Kasi po, lahat ng mga abogado namin dito, part-time naman po dito dahil sila po ay practicing lawyer. Palagi po sila nasa courtroom. Kaya nga po, kumuha kami ng tatlo para i-schedule po namin kung sino yung available at that time ng airing, yun po tatawagan namin. Kasi ngayon po, yung mga lawyers namin tulad ni Attorney Garrett Tungol, Attorney Villamor, palagi po nasa court hearing. Okay? At marami po sila mga kliyente. Si Attorney Garrett Tungol ng RCIS Party List, Ateneo graduate po yan. Si Attorney Villamor ay San Beda. At itong si Attorney Sam Ferrer ay San Beda rin. Attorney Sam Ferrer, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din, Sir Rafi. Okay. Attorney Ferrer, doon na lang sa usapan na 18,800, pumayag na 50 to 60 people, at nag-down na 9,800,
itong order. Pero pagdating nung handaan na na-deliver na yung mga pagkain, hindi na sinunod nitong umorder ng pagkain yung usapan na 18,800 at ayaw na niya magbayad ng balance. Ayun nga sir, kasi tama naman kayo dun sa sinabi niyo, no? Lechon pa lang, pasok na kasi yung 18,800 na pagpresyo nung caterer. Kasi sa totoo lang, recently graduate yung pinsan ko, nag-order din kami ng lechon, ganun din eh. Nasa 9 or 10,000. Tapos may iba pa siyang putahe, like you mentioned kanina, ang dami, parang nasa 10 putahe pa yon. So hindi makatotohanan or hindi rin natin mapapaniwalaan yung sinasabi ng respondent na hindi covered ng 8,800 yung na-deliver sa kanya. Ngayon, pupwede rin pag gano'n at ayaw niyang bayaran, edi po pwede pang magkaroon ng legal action yung si caterer. Okay. Kasi pag may na-receive ka, katulad ng pagkain, pwede kasing if you deny receiving that value, tapos nag-agree ka, baka pwede pang mag-call yun sa usapa pag nagkataon, pag ayaw niyang magbayad. Okay, kahit na walang kontrata, verbal lang, pwede itong, will it stand in court? Yes, sir. Kasi ang ano naman, ang contract, agreement lang yan eh. Meeting of the minds yan, sir. Kahit hindi siya written, pag nag-agree sila, pag na-prove ni caterer na there is a meeting of the mind, hindi kailangan na meron silang written contract. Meron namang ibang paraan para ma-prove niya yun. At ano yung mga ibang paraan halimbawa? Pwedeng yung conversation nila. For example, text messages o kaya merong witness. As okay. Long as ma-prove niya. Like conversation, text messages or kahit sa chat yan. Basta ma-prove niya lang na nag-agree itong si respondent. Okay, base dito sa video, Attorney Sam, mukhang aware itong inireklamo na 18,800 talaga na pag-usapan. Kaya nga lang siya pumapalag dahil konti raw kulang daw. Ang sagot naman itong complainant, malay ko ba kung malalakas kumain yung mga bisita mo? Nag-agree ka na in the first place. So ibig sabihin may agreement na kayo, meeting of the mind. So yung contract na sinasabi, pwedeng yun na yun eh. Kaya nga pwedeng baka maging estafa yan pag nagkataon, pag nag-refuse siya magbayad. Kasi yung pwede is na-receive niya yung diniliver sa kanya and dinideny niya na, or yun yung pinag-usapan. Hindi okay. Naman din pwede na, di ba, hindi naman din pwede na na-receive mo ngayon. Tapos later on, biglang sasabihin mo na lang, subjectively. Opinion okay. Mo yun eh, di ba? Okay. Pero parang based from our own experience kasi, sir, yun nga, lechon pa lang, mahal na yun eh, di ba? 9,000 kakainagat kalahati ng presyo. Kawawa naman po yung mga simpleng caterer o maayos na nagnegosyo, nag-agree kayo sa ganitong presyo, tapos biglang yung customer mo, bigla na lang sasabihin, ay, ang liit pala ng package, wag na lang namin bayaran. Okay. Hindi rin naman po pwedeng gano'n. Ito pa, Attorney Sam. Ang reklamo kasi nitong si Maria May, yung inireklamo. Sabi niya, konti raw, hindi enough, pero merong isang testigo yung nag-deliver ng food na yung apat daw na putahe ipinasok sa loob ng bahay. So talagang magiging konti na nga po yung bilang ng putahe dahil yung apat ipinasok na sa loob ng bahay. Dun sa act na yon, parang may intention itong si respondent natin na i-defraud pa yung caterer niya. No? Parang siya pa yung may intention na manloko dito sa caterer. Kasi bakit mo nga naman sasabihin na kulang tapos nakatago lang pala sa loob yung ibang pagkain? Saka sir, yung mere fact pa lang kasi na nag-agree na siya eh, sa simula pa lang eh. So wala na siya dun sa kung ano yung na-receive. As long as yung pinag-usapan nila, kompleto yon at na-deliver naman lahat, may kulang daw po ba na na-deliver? Kompleto, na-deliver lahat ang 60, yung apat, ipinuslit, pinatinago raw sa loob ng bahay. As long as mapapatunayan naman ng caterer na kompleto yung na-deliver niya, talagang hindi po pwede na mag-refuse yung nag-receive o yung respondent na bayaran yan. Okay, sandali, Attorney Sam. Ang kanyang reklamo, ano ba yun? Hindi masarap? Kulang? Or No sir, naniitan siya sir. Parang iwan ko nga sir, aware naman siya sir na yun yung lahat ng package. Naliitan lang daw siya. Hindi daw yun good for 50 to 60 pa. Siguro ba kayo mga kumain doon katulad ni Sherry? Oo nga. Wala. Hindi kami naman ako inviter. Kasalanan ko ba ma'am kung maliit o malaki kakain yung mga bisita mo? Eh, kung si Attorney Sam ang kakain doon, siguro mga 100 katulad niya, kasya. Wow. Pag si Sherry, mga 20 lang. Di ba, Attorney Sam? Oo, sir. Sabi ko, kung katulad mo ang kakain doon, baka mga 100 katulad mo, kasya yon. Pag si Sherry, mga 10 lang.
nga, sir. So, anong pwede may kaso dito? Kunyari, magkortehan na sila, Adanisa, pag nang matigas itong si Maria May. Baka pwede nating ipasok yan din ng ano eh, ng estafa kasi with abuse of confidence or kasi one of the ways para makomit mo yun is by denying that you received the thing eh, or that the thing was received or yung kung ano man yung dapat na i-deliver sa'yo. Eh dito sa kaso na to, na-deliver naman sa kanya. Mm-hmm. Kompleto naman. Mm-hmm. So yung sinasabi niya kasi na ang lit naman ng package na to, hindi naman kasa sa 50 to 60 people, opinion niya yun eh. It's very subjective eh. Okay. Opo, yung fact na talagang nag-agree siya from the very start na deliver naman ng buo, yun yan eh. Meron siyang obligation para bayaran talaga yung pinag-agreehan nila na amount. Mm-hmm. Yun lang talaga yun. Ganun lang siya kasimple. Hindi na siya pwedeng magsabi na ang konti naman ito, ang dami naman ito. Kasi katulad nga ng sabi niyo, eh, depende naman talaga yon kung sino yung mga kakain, ilan ba talaga yung dumating na bisita. Hindi rin naman natin alam eh kung baka 100 po yung dumating na bisita doon, ang in-order niya lang, it's 50 to 60, isisisihin niya yung caterer ngayon. Tama. Okay. Pwede rin kasi ganun. Babalik tayo doon sa resibo. Yun at ang pinanlalaban, kaya malakas ang loob nitong si Maria May magreklamo dahil alam niya walang maibigay na OR itong caterer. Kaya pwede na siya magbalasubas dahil pwede niyang balikan na hindi ka legit at wala kang resibo. Kung magkano ibibigay ko sa'yo, tanggapin mo na. Otherwise, magreklamo ako sa BIR. So, paano natin maresolba yung issue na yon? Depende po sa usapan nila yan pag nagkataon. So, si complainant naman, pwede naman siyang mag-comply later on kay BIR. Mm-hmm. Pero pag si complainant naman ang nagkaso kay respondent, meron din siyang criminal case. So, I don't think pwedeng panakot ni respondent din yun kay complainant. Oh. So pareho, kasi sir, pwede naman talaga namang dapat mag-i-issue ka ng OR. Okay. At meron din yung... Kahit na kahit na online. Opo, kasi ang nasa loan natin, any sale of goods or services, basta nag-i-exceed po sa 25 pesos. Okay. Kailangan po. Pero pwede naman siyang mag-comply later on. Kung ayaw niyang siya ay maparusahan na criminally ng BIR, ibig sabihin nito, hindi naman yung deterrent na sumingil siya. Aha. Okay, so pwede niya sabihin sumingil sa BIR later on, sige BIR, kung magkano yung nabayad sa akin at kung ilang porsyento babayad ko para sa buwis, babayaran ko. Pwede yung later on to follow. Actually, ang rule dyan kasi, once the payment is received, kailangan sana talagang mag-issue ng OR. Yun ang talagang standard. Okay, in this case, nakalimutan niya siguro. Hindi pa siya, wala pa siyang OR. Opo, pwedeng to follow. Opo. To follow. Okay. Opo. Basta ang sinasabi lang dito is, talagang dapat siyang kumolekta. Okay. And then, at mag-comply na lang siya dun sa requirement naman nung customer niya na OR. Kasi yun nga lang, karapatan talaga ng customer humingi ng OR. Okay. So, on this case, pareho silang may obligasyon sa isa't isa. Mm-hmm. E di pa kayo sinan natin siguro sila kaysa naman na yung magkadimanda. Sir, totoo sir. Mas ayusin na lang kasi maliit naman na issue, di ba? Etong si Maria May, ang laki-laki ng bahay niya. Mukhang doon niya. 9,800, di kayang bayaran. Sus, nakita ko nga po si Madam eh. Sabi ko, naku. Naka-Chanel pa. Oo, naka-Chanel. Kayang-gaya ni Madam. Siyempre, yung Chanel na lang, hindi lang 9,000, baka 50,000 agad yun, di. Opo. Di ba? Mayaman si Madam. Opo, baka ano lang talaga, maliit na, parang di pagkakaintindihan lang na po pwede namang ayusin. Opo. So kung busy na lang natin itong si Maria May na bayaran na lang, o meet halfway siguro, kung sa tingin niya, hindi sapat talaga yung 18,800, at least man lang, magkano ba yung kaya niyang ipaluwal pa na pera para ito naman si Marjorie Abastas maging happy naman. Yes, sir. Oo. Sana magkaayos na lang sila para wala nang problema. Salamat sa iyo, Attorney Sam Ferrer, Legal Consultant, RTIA, at kasama din sa ACCIS Party List. Salamat, Attorney Sam. Salamat, sir. Salamat, sir. Ma'am Marjorie. Yes po, sir. Pwede tayo magdemanda? Okay po. Estafa. Laban dito kay Maria May Ofilenia. Okay po. Pero bakit sa tingin nyo ayaw niya magbayad, ma'am? Kahit kayo, ano pong opinion nyo? Bakit ayaw niya magbayad? Mayaman naman siya. Kitang-kita naman ebidensya. Maganda yung bahay niya. Tapos, ganda pa naman kasuotan niya. Doon yan dating. Binigay niyo naman yung pagkain. Anong reason sa palagay ninyo bakit nagmamatigas siya at ayaw niya ibigay yung kompletong bayad? Wala nga ako idea, sir. Kasi kung titingnan mo talaga yung package, sir, nung nilagay doon sa sasakyan, sir, madami yung dumadaan dito sa amin. Marami nagtatanong magkano yung package. Sinabi ko sa kanila na 18,000 to lahat. Uy, ang sulit. Hindi ko nga alam, sir, kung bakit nakapagsabi siya na hindi worth it. Pero ang laki po ng lechon, sir. 30 kilos po yung cook na po yun. Okay. Ma'am, ma'am, naniniwala ako, ma'am. Kasi sa Cebu, ilang beses na kami pupunta dyan. At tuwing pupunta kami dyan, meron kami paboritong lechonan, kinakainan ng lechon.
hindi ko lang babanggit pangalan, pag malaki, umabot ng 9,000, kuminsan 16,000 pa pag extra large. Ano ba ito sa'yo? Extra large, large? Large po, sir. Wow. Nasa 9 to 10,000 yan pag large. Yes po. Oh, yun na agad, kinain agad yung kalahati. Nung oh, yun nga amount. Po, sir. Sinabi ko po sa kanya, sir, kasi dumating yung friend ko po na nagdi-deliver, tumawag sa akin, dahil hindi daw siya magbabayad kasi hindi daw worth it, maliit lang daw yung package. So agad kong kinokontakt yung reseller ko. Yung reseller ko po, sir, hindi po siya sumasagot. Tapos nag-chat ako, please, pick up my call. Hindi po siya sumasagot. Ito po, yung reseller. Kausapin natin si Karen. Karen. Oo, sir. Okay, so kayo ang lumilitaw na middleman. Mm-mm. Bakit nagmamatigas itong customer sa palagay mo? Hindi ko rin po alam, sir. Kasi yung transaction namin, smooth naman yun. Ang bait niya po sa akin. Sorry ha, tanuin ko lang to para maging patas. Hindi kaya binawasan mo? Bakit kulang na yung nakalating na pagkain sa kanya? Kaya kumunti para sa kanya. Teka muna, hindi ito in-expect ko. Ba't kumunti na lang yung dumating ng mga putahe? Hindi kaya? Sanay kasi siya sa catering, sir. Ah, sanay sa catering. Itong si Maremay. Oo, sir. Sukin nyo na talaga ito. First time, sir. Pero ba't mo sasabi na sanay na siya sa catering? Oo, sa catering. Sanay na siya. Pero dito sa food package, first time. Food package lang po kasi yun, idol. Magkaiba pa po sa catering. Itong kila Marjorie food package. Yes, food package lang. For 50 to 6 packs lang po. Oh, hindi po sa catering. Okay. So, na-explain mo sa kanya na... Pero sa'yo, hindi siya nagreklamo, ano? Wala siyang sinabi sa'yo yung pagreklamo? Wala naman, sir. Okay, sige. Salamat, Ma'am Karen Bacalso. Good afternoon. Okay, sir. Thank you. Okay. Si Maria May Ofilenia ay nagda-drive daw at babalikan na lang daw tayo after 30 minutes. Sige, subukan natin balikan siya later para makuha na natin siya ng pahayag. For the meantime, Ma'am Marjorie, kung gusto niyo po magsampan ng kaso, tutulungan po namin kayo para ma-recoup or mabawi niyo po at masingil niyo po yung balance. Okay? Okay po. Salamat po, Sir Rafi. Ganito na po siguro. Babayaran ko po yung balance pero gusto ko habulin niyo siya para mabigyan ng leksyon. Di ba? Oh, magkano lang naman yan? 9,000. Si-share ko po yan sa iba, sir. Oh, di ba? Yung 9,800. Bigay ko lang sa iyo yan para wala maraming gulo. Pero tuluyan mo pa rin siya. Yes po, sir. Di ba? Oh, gusto ko lang mabigyan ng leksyon yung mga ganitong klaseng tao. Tinawag pa yung dugyot yung package ko po. Tinawag niya yung dugyot? Nanlait pa? Alam mo ba, ito yung pinakadugyot na food na inorderan ko. Matapubre po yan, sir. Eh, naka-Chanel lang siya. Marunong namang lait. Nako. Opo, nang lamang po siya ng kapwa niya po, sir. Sabi nga ng isang netizen, baka daw naubos na yung pera sa Chanel. Ginatawag pa ako ng bullshit. Tapos gusto pa niya ihampas sa mukha yung escabeche po, sir. Sa mukha ko. Ang yabang naman. Opo, sobra po, sir. Kaya nga, ang dami pong nagagalit po, sir. Matapobre talaga. Opo, sir. Ano ba itong bahay niya, sa may subdivision? Hindi po subdivision, sir. Nasa Highland po yung bahay niya po. Kaya pala may parang overlooking view. Overlooking. Oo, maganda po yung bahay niya po. Maganda nga, sir. Sige, ganito ang gagawin natin, ma'am. Tuluyan mo, ha. Yung 9,800. Opo. Na balanse. Sige, sagutin ko na lang yan sa'yo. Pero gusto ko tuluyan mo at lahat ng mga taong manluloko sa mga caterer para mabigyan sila ng leksyon. Salamat po, sir. Sige, ma'am. Yung nakita ko yung order ko na worth 90,000 for 50-60 pack, kung makikita niyo sa video niya, ang liit lang talaga. Customer is always right. Kaso namin, very on yun yung kaso namin. Nagdidimanda na kasi ako. Ano po yung kinaso niya sa kanya? Marami, sir. Hindi na lang ako magsasabi, sir. That's confidential yun. Baka pwede ko kayong pakiusapan na quits na lang, mag-public apology na lang ang isa't isa sa inyo. Ayoko talaga, Sir Dolfo. Sinalbahin niya yung mama ko. Sa totoo lang, biruin mo na yan. Sinalbahin yung pamilya ko, lalo na yung mama ko. Ikaw ba yung mama mo, Sir Dolfo? Papay-babuyin. Papapuy-babuyin. Ganun, binababoy yung mama ko, Sir Dolfo. Ha? Anong gagawin ko niyan? Hindi ako makatulog yan. Hindi ko talaga palampasin yan. Ayoko. Ano pong ginawa niya sa mama niyo po, ma'am? Ma'am Maria May. Pinababoy! Paano po? Alimbawa, anong klaseng pambababoy, ma'am? At saka yung asawa ko, pinababoy yung anak ko lahat sa Facebook. Si Marjorie po ang nambababoy? Si Marjorie po? Oh, yes, at si po pinambababoy.